Kamusta na kayo, mga ka-blessings? Miss na miss ko na kayo at gustong-gusto ko na kayong makasama minsan pa. Subalit, hindi pa rin tayo pwedeng magkasama-sama dahil tayo ay nasa ilalim pa rin ng JCQ. Kung kaya sa ating gagawin pag-aaral ngayon ay magvi-video na lamang tayo muli. Excited na ba kayo sa ating gagawin pag-aaral ngayong araw ng Martes? Alam ko, excited na kayo. At ito ay pagpapatuloy nung naumpisahan nating pag-aaral patungkol sa Pinoy Domestic Church. Siguro mas mainam na manalangin muna tayong lahat bago tayo magsimula sa ating gagawing pag-aaral. Inihiling ko ang bawat isa na tumungo, pikit ang kanilang mga mata. At sa ilang sandali ng katahimikan ay magkaroon tayo ng personal na pakikipag-usap sa ating Amang Diyos. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa bawat domestic church na nakasubaybay po sa videong ito upang lalo pang alamin, pag-aralan ang kalooban mo sa loob ng aming mga tahanan. Dalangin po namin na ang matutuklasan naming mga bagay, mga katotohanan patungkol sa pamilya ay amin pong maisapamuhay sa loob ng aming bahay upang ang aming mga pamilya ay maging tunay na mga domestic church. Maraming salamat, Espiritong Banal, sa iyong pagdaloy at pagsama sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming tagapagturo. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Albitin mo muna sandali ang iyong katabi at batiin ang mapagpalang araw. Ang atin pong pangatlong session ay aking binigyang ng pamagat na Lesson 2, Domestic Church Themes in Theology. Noon pong nakaraang mga sessions ay tayo ay pumasok sa mundo ng Biblia at ating tiningnan kung ano ang katuruan ng salita ng Diyos patungkol sa house church o domestic church. Ngayon namang araw na ito, tayo ay papasok sa mundo ng theology at ating titingnan kung anong sinasabi ng mga scholar, ng mga theologian, ng mga eksperto patungkol sa paksang domestic church. Sa totoo lang, napakaraming aklat na naisulat patungkol sa domestic church. Kaya sa sesyong to, palagay ko ay tama lang na mag-focus muna tayo sa isang aklat dahil talagang napakaraming books na naisulat patungkol sa domestic church. At ang book na pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay yun pong aklat na isinulat ng aking profesor sa Fuller Theological Seminary. Ang pangalan po ng profesor na ito ay si Dr. Amos Yong. Nakikita niyo po ang aming larawan. Yan po ay kuha sa Fuller Seminary doon po sa California. At doon po sa aklat na sinulat niya, yun pong The Hermeneutical Spirit, ay mayroon pong mga chapters na kung saan na ipaliwanag niya yun pong kanyang pagkaunawa sa pamilya. At sa atin pong ginagawang pag-aaral, yun pong pagkaunawa patungkol sa domestic church. Hindi ko na ho pahahabain ang introduction sa aking professor at tayo po ay magsisimula na sa pagsipi ng mga ilang mahalagang bagay na nabanggit ng writer na ito patungkol sa domestic church. Ang sabi po ni Amos Yong, "More social scientific analysis, however, have uncovered that many Pentecostal churches are modeled after what they consider
the New Testament to say about first century households as congregating centers for the earliest followers of Jesus. So ayon po kay Amos Yung, yun daw mga tahanan, yung mga bahay, noong unang panahon ay naging mga congregating centers ng mga tagasunod ni Jesucristo. Ibig sabihin, nagkakatipon ang mga mananampalataya noong araw sa loob ng tahanan. At ito po ay nabigyan na natin ng diin sa unang dalawang session na ating ginawa sa series na ito. In these home church scenarios, the lines between families and churches are blurred. So ang pagkaunawa natin, iba ang pamilya, iba ang simbahan. Pero sa pag-aaral na ito, nabanggit ni Amos Yung na wala naman daw talagang pagkakaiba ang pamilya at ang simbahan. Sila ay pareho lamang. Pareho lamang silang iglesia. Pareho lamang silang church. Ang pamilya ay church at ang church ay isang pamilya. Kaya ang Christian family ay maituturing natin na isang simbahan. Husbands are likened to priests of the home. Maaring walang ordained pastor sa loob ng Christian home. Pero yung mga asawang lalaki ay pwede nating ituring na mga senior pastors o mga pari. And the family is structured like a church. Pwede daw nating palakarin, patakbuhin, i-manage ang ating mga tahanan na parang isang simbahan. Ang sabi pa ni Dr. Yung, for instance, the Pentecostal Russian Church of Christians of the Evangelical Faith has, as part of its 2002 Statement of Faith, an article titled The Home Church, which reads, "We believe that the blessing and well-being of the church to a great extent depends on the holy institution of the home church, which consists of the members of the family." Yun daw future ng simbahan. Yung kalusugan nito at yung pagpapalang mararanasan nito ay nakasalalay daw sa pamilya. At ang simbahan sa buong mundo, ang simbahang laganap, ay higit na lalago, ito ay magiging malusog at malakas kung ang bawat tahanan ay magiging isang simbahan. Dagdag pa ni Amos Yung, the duty of the home church includes the parents' holy and exemplary life before God, their children, and the surrounding world. Kanina nabanggit ko na ang mga tatay ang senior pastors. Well, katuwang nila ang kanilang mga asawang babae sa pagpapastor ng kanilang tahanan. At mayroon daw silang duty na ituro ang mga katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang magagandang halimbawa sa kanilang mga anak, sa harapan ng Diyos, at sa harapan din ng buong daigdig. Kaya mga magulang, ilagay po natin sa ating mga kaisipan na tayo ay tinatawag ng Panginoon na maging senior pastors ng ating mga tahanan. Kung kaya nga, ang tawag natin sa ating mga tahanan ay domestic church. Parents must raise their children in the word of truth. Ang mga Kristiyanong magulang daw ay inaatasan na ituro ang salita ng katotohanan sa kanilang mga anak. Siyempre, ang tinutukoy na salita ng katotohanan sa ating binasa ay ang salita ng Diyos, ang Word of God. Dagdag pa ni Amos Yung, together they must pray, sing spiritual songs, and read the Holy Scriptures. Ang simbahan po ay hindi binubuo ng isang tao lang. Ito po ay isang pamilya. Kung kaya ho,
napakahalaga na mayroong sama-samang prayer, sama-samang pag-awit sa Diyos, at sama-samang pagbabasa ng banal na kasulatan upang masabi po natin na ang isang pamilya ay talagang isang tahanan na isinasabuhay ang diwa ng domestic church. Kaya po ang Christian faith ay hindi individualistic faith. Ito po ay hindi solohan. Kailangan natin ng pamilya. Dahil yung pong pamilyang yon na nakasentro kay Kristo, yon ay nagiging isang simbahan. Together with their children, they must attend the divine service. Kaya napakahalaga po na ang tatay, ang nanay, sila ang unang tagahikayat upang ang kanilang mga anak ay dumalo sa divine service. Ito po sa blessings, ang atin pong divine service na ginagawa ay yung ating Sunday services na sa kasalukuyan po ay ginagawa natin sa loob ng ating tahanan. At syempre, hindi lamang po yung Sunday service ang kailangan nating pangunahan bilang mga magulang. Nariyan din po yung ating mga home prayer meeting, yung ating pong mga prayer time together, at yung ating pong ginagawang pag-aaral every Tuesday na covenant meeting. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Ang sabi po ng Aklat ng Gawa, Kabanata 2, Talata 12 hanggang 13, or Acts chapter 2, verse 12 and 13, "In the last days it will be, God declares, that I will pour out my spirit upon all flesh." Ibubuhos daw ng Panginoon ang kanyang spirito sa lahat ng laman. Ibig sabihin, sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga pari, hindi lamang kay nanay at kay tatay, kundi sa lahat ng klase ng tao. Kasama ang mga bata, kasama ang mga lolo, lola, kasama si kuya, si ate, ang Espiritu ng Diyos ay para sa kanila. Ang sabi sa verses na ito, "And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Even upon my slaves, both men and women, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved." Sinasabi po ng mga binasa nating talata na dahil sa Spirito ng Panginoon, lahat magpo-prophesy, lahat mangangaral, lahat ibabahagi ang salita ng Diyos. Kasama daw ang mga anak na lalaki, anak na babae, mga binata, mga matatanda, at pati mga kasambahay, mga slaves, kasama sila. Pantay-pantay silang lahat. At kailangan natin ang bawat isa upang tayong lahat ay maturuan. Tingnan po natin kung paano ipinaliwanag ni Amos Yong ang mga talata na ating binasa. Ang sabi niya, "These last days refer not first and foremost to the end of time, but to the days of God's promised redemption, restoration, and renewal of Israel." Ang tinutukoy daw doon sa talatang yon ay yung pangako ng Diyos na pagliligtas, pagbabalik, at muling pagtatatag ng bansang Israel. Ang sabi pa niya, "So Luke is not thinking about, nor should Pentecostals focus on the end of history. Instead, the appearance of the Spirit marks the expansion of God's redemptive age, initially inaugurated in the life, ministry, death, and resurrection of Christ, but now made available by Christ to all through His giving of the same Spirit
who empowered his messianic mission. Dahil ibinuhos na ng Panginoon ng Espiritu Santo yung ginawa ni Kristo na pagliligtas, itinutuloy ngayon, pinapalawak ngayon ng banal na Espiritu. At bahagi ng ginagawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa ating panahon, ayun pong buuin ang tahanan na maging isang simbahan na kung saan ang bawat bahagi ng pamilya ay nabibigyan ng pagkakataon na magbigay ng pagtuturo sa bawat isa at magamit ang kanilang mga kaloob sa ikalalakas ng buong pamilya. Consider, for example, what might be deemed the egalitarian character of the spirit of prophecy. Nabanggit po dyan ng spirit of God raw o spirit of prophecy ay egalitarian. Ibig sabihin, ginagawang pantay-pantay ng Espiritu ng Diyos ang lahat ng tao. Walang nakakalamang. Hindi pwedeng sabihin ng mga matatanda na mas angat kami. Mas marami kaming alam o mas gamay namin ang takbo ng mundo. Dahil po sa Espiritong Banal, nawawala po yung ganung kaisipan na merong mas angat. Kundi, bawat isa ay kailangan nating kilalanin na may potensyal na magturo sa atin. Ganun din naman sa mga kabataan. Hindi nila pwedeng sabihin na wala silang matututunan sa matatanda. Kundi kailangan din nila ang matatanda upang may matutunan sa Diyos galing sa kanila. So we need each other. Yung youth, yung elderly, they need each other upang silang lahat ay turuan ng Panginoon. We need to hear the voice of the youth. And we need to hear the voice of the elderly. Kailangan po natin ang isa't isa upang lalong mapalakas ang domestic church, ang simbahan ng Panginoon. Ang sabi dyan, both sons and daughters, male and female servants, are empowered by the Spirit. Sino daw ang binibigyan ng Spirito ng kakayanan? Parehong babae at lalaki. Parehong son at daughter. Parehong male servant at female servant. Walang pagtatangi ang Panginoon. Lahat ng bahagi ng ating tahanan ay pwedeng gamitin ng Panginoon upang tayo ay mapagpala, mapalakas, at lalong mailapit sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Further, while there is no slighting of elders who continue to dream dreams, there is also no recognition that age and the sageliness that comes with that is a privileged medium for revelatory insights of the Spirit. Palagi ko tayo mga Pilipino, meron tayong kultura na kapag pagka mas matanda, mas maraming alam, mas maraming mayaambag. Pero hindi daw yon ang kilos ng Espiritu, kundi pinapakita sa atin na pwedeng gamitin ng Espiritu ng lahat ng tao, bata man o matanda man. Instead, youth or young men are not inhibited from seeing visions even in tandem with the elders of the community. For sure, kailangan natin yung mga mas nakakatanda sa atin upang tayo ay maturuan. Kailangan natin si ate, kailangan natin si panganay, kailangan natin si kuya na magturo sa atin. Pero hindi pwedeng i-claim ni kuya o ni ate na ako ang mas matanda, ako ang mas may alam, ako ang mas magaling. Hindi daw ganoon ang kilos ng Espiritu Santo. Kundi ang kilos ng Espiritu, kinikilala natin na bawat bahagi ng pamilya, si bunso, si yaya, si lolo, si lola, ay may mayaambag sa ating domestic church. Last but not least is the suggestiveness in this passage for the extended family. As is well known, ancient Israelite, Second Temple, and early Christian households
Note that the New Testament uses the term oikos, household, instead of the Latin familia or family, included servants as in the case of Philemon. Sa Biblia daw, yung kahulugan ng salitang bahay o tahanan, ang pinag-uugatan daw ng salitang yan ay yung salitang oikos. Hindi daw ginamit yung salitang familia. Kasi pag sinabing familia, yan lang yung magkakadugo. So, yung magkakapatid, kasama na siguro yung lolo't lola, si tito, si tita, kasama na rin yung kanilang mga magulang. So, yung magkakarelasyon sa dugo, yun, ang tawag doon, pamilya. Pero sa Biblia, pag sinabing pamilya, pag sinabing tahanan, hindi lang yung mga magkakadugo ang tinutukoy. Lahat ng bahagi ng tahanan ay bahagi ng inyong pamilya. So, ibig sabihin, kung meron kayong kasama sa bahay na yaya, o kung sino mang kasambahay, meron kayong bisita, merong nakikituloy sa inyo, sinasabi ng salita ng Diyos na sila ay pamilya nyo rin. Kaya napakahalaga na maisama natin sila kapag mayroong mga gawain sa loob ng tahanan. Kapag meron tayong Bible study, kapag meron tayong worship service, wag naman natin silang i-echapuera, kundi i-encourage natin sila na sumali sa ginagawa nating worship service or prayer meeting. So, ibig sabihin, iwasan natin yung kapag may gawain sa loob ng bahay, si Yaya, nandun lang sa kwarto niya. E di kaya si Yaya, hinahayaan lang nating magluto doon sa kusina. Ang imbitasyon sa atin ng Panginoon, isama natin sila dahil part sila ng family natin, part din sila ng domestic church natin. Kaya po, sa Christian faith, yung salitang pamilya, hindi lang ho yan limitado doon sa blood relation. Lahat ng may ugnayan kay Kristo, lahat ng tinubos ni Kristo, lahat ng may Kristo sa puso, sila ay bahagi ng ating pamilya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mas bigatin yung mga amo. Hindi ho ganun. Pati yung mga kasambahay natin, pati si Nayaya, yung dignidad na ibinibigay ng Diyos sa mga amo, yun din ang dignidad, yun din ang bigat na ibinibigay ng Diyos sa mga kasambahay, sa mga yaya natin o kung sino mang kasama natin sa bahay. Yet the Christian message of Christ and His followers as servants of the living God introduced a new dynamic that began to unravel traditional master-slave relations. So, nilalansag daw ng Christian message yung datihang relasyon ng amo at katulong. Nilalansag ng Christian message yung dating relasyon ng master at saka ng alipin. Kasi before, yun nga, parang ang tingin sa slave, parang basahan, parang pwede mong tapak-tapakan, pwede mong ibenta, pwede mong tratuhing hayop, ganun nung unang panahon. Pero dahil sa Christian message of Christ, ang pamanhikan ng Panginoon, yung mga kasambahay natin, yung mga slaves natin, huwag nating ituring na mababa. Bagkus ituring natin na tunay na kapatid sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na inaalam din natin kung ano yung makabubuti para sa kanila. Huwag nating isipin yung kapakanan lang natin, kundi yung kapakanan din ng ating mga kasambahay. In the eschatological perspective of Luke, servants are no less worthy as vessels of the Spirit or as conduits for the Spirit's prophetic witness. So, ibig sabihin, pwede din daw gamitin ng Espiritu Santo upang magturo sa atin yung ating mga kasambahay. Kaya kapag mayroon tayong prayer meeting sa loob ng bahay, meron tayong house gatherings, to worship the Lord, bigyan din natin ng part yung ating mga kasambahay. Bigyan natin sila ng chance na mag-preach din, magturo sa atin, mag-share sila ng kung paano nila naunawaan ng Word of God. Bigyan natin sila ng part na mag-opening prayer. Kasi nga,
sa Christian family, sa Christian home, yung ating mga kasambahay, bahagi ng ating pamilya, part sila ng domestic church. So God's renewal of Israel, an establishment of the body of Christ, and the fellowship of the Spirit is envisioned in familial, not to mention familiar terms. The church is constituted as a new set of social relationships in which males and females play similar roles. So, hindi lang mga lalaki ang may karapatang magturo. Mga babae din. Okay? In which the elders and the youth of the community are joined together in leadership and common cause. So, hindi lang mga magulang ang magdidikta sa kapakanan ng isang pamilya o ng isang domestic church. Kailangan naroon ng pag-uusap, naroon ng konsultasyon, o kuya, anong masasabi mo sa ating gagawing desisyon? O bunso, ikaw, meron ka bang gustong gawin? Anong gusto mong maiambag sa ating mga plano bilang isang pamilya? So, mayroon pong pag-uusap, mayroong paggalang sa isa't isa. Hindi po hierarchical ang domestic church. Ano po yung sabihin ng hierarchical? Pag sinabing hierarchical, kumbaga, mas mataas yung pwesto ni ganito kaysa kay ganyan. So, pantay-pantay tayo. Kaya napakalaga na ginagalang natin ang point of view, ang opinion ng bawat isa upang lalong mapalago ang ating domestic church. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga parents ang magli-lead. Okay? Katuwang nila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kasambahay sa pagli-lead, pagmamanage ng domestic church. Ang sabi din dito, and in which the free and the slave or an extended members of the household or the community, in short, are all recipients of the Spirit's gift and empowerment. So, ang Spirit ng Panginoon, ibinubuhos sa bawat member ng inyong tahanan. Ibinuhos kay Lolo, ibinuhos kay Lola, ibinuhos kay Tito, kay Tita, kay Mama, kay Papa, kay Kuya, kay Ate, kay Bunso, pati na rin kay kasambahay. Silang lahat ay may presensya ng Espiritu, kaya may matututunan tayo sa bawat isa. Kailangan natin ng bawat isa. Kaya tulong-tulong tayo. Walang lamangan, walang pagalingan sa loob ng tahanan. Okay. So thus, the eschatological work of the Spirit and its attendant salvific benefits are meant for biological families within the reconstituted people or household of God, even as families are invited to nurture their children to live into this promise associated with God's redemptive plan. So ano pong sinasabi ng ating binasa? Na ang banal na Espiritu ay kumikilos ngayon upang iligtas ang buong pamilya, upang gawing maganda ang takbo ng isang pamilya na kung saan nandun ang paggalang sa isa't isa, nandun ang pagmamahalan, nandun ang pagtanggap natin sa isa't isa, ano man yung mga differences natin, magkakaiba man tayo ng personality. So yun daw ang work ng Spirit. Ginagawang pantay-pantay ang bawat family member, naroon yung paggalang sa isa't isa, naroon yung pagtanggap natin sa isa't isa. Now, I'm not suggesting na yung mga anak, dahil nabanggit ko kanina na pantay-pantay, sasagot na tayo ng pabalang kay nanay at tatay. Siyempre, nandun pa rin ang paggalang. Pinopoint ko lang is that mas mainam kung, halimbawa, may decision making sa isang family or meron tayong planning, mayroong dialogue yung buong family. Okay? I'm not saying na kailangan yung si kuya ay palasagot na o si ate palasagot na kay nanay at kay tatay. Nandun ang paggalang, pagkilala sa opinion ng bawat isa, consultation, dialogue with each other. So sabi din dito, such households are precisely what the Spirit of God is forming and constituting in these last days, both in order to renew and revitalize the fallen world and to save through the forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit. Hindi naman po kaila sa atin na sa ating lipunan o sa daigdig mayroon pong
mayroon pong hindi pagkakapantay-pantay, mayroong discrimination, mayroong pagkakawatak-watak. May sariling grupo ang mayayaman, may sariling grupo ang mahihirap, may sariling grupo ang mga matatanda, may sariling grupo ang mga bata, iba ang grupo ng mga taga-Visayas, iba naman ang grupo ng mga Cavitenyo. So mayroon pong grupo-grupo at mayroon pong hindi naiiwasan, mayroon pong lamangan, pagalingan. Yung iba ang tingin sa sarili nila, mas magaling kami, mas mahusay kami, mas matalino kami. So ganun po ang takbo ng lipunan. Ngunit sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na binubuo ng Diyos ang pamilya upang matulungan ang daigdig na mabago ang takbo. So dun pa lang sa loob ng pamilya, kailangan nandun na yung pagkakapantay-pantay, pagtanggap natin sa isa't isa, walang lamangan, nandun yung equality. Okay? At pag daw ang bawat pamilya ay kinilusan ng Espiritu Santo at nandun yung pagkakapantay-pantay, na walang lamangan, walang mas nakakataas, nakakaangat, nako, ang buong mundo daw, ang sabi ng ating binasa, ang buong mundo ay marirenew, marirevitalize. Magkakaroon ng justice, magkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa daigdig. Okay, so such an eschatological theology of fatherhood then would be neither hierarchical nor authoritarian vis-a-vis mothers. Instead, it would emphasize the co-equality of male and female and by extension of husbands and wives of fathers and mothers in the eschatological household of God. So, ang tahanan nyo raw ay household of God. Kayo ay pamilya ng Diyos. Kayo ay tahanan ng Diyos. At dahil yan ay tahanan ng Diyos, nandyan ang Espiritu. At dahil kumikilos ang banal na Espiritu, nagkakaroon ng equality between father and mother, between ate and kuya, bunso, and mas nakakatanda. So nagkakaroon daw ng co-equality. Pagpapasakop sa isa't isa, paggalang sa isa't isa. Sabi ng Luke 18, verse 15 and 17, people were bringing infants to him that he might touch them. And when the disciples saw it, they sternly ordered them not to do it. So may mga tao daw na dinadala yung kanilang mga baby, yung kanilang mga maliliit na anak kay Jesus. At sinaway daw sila ng mga disipulo ng Kristo, pinapalayo sila. Huwag daw ilapit yung mga bata. Pero ang sabi ni Jesus, sabi ng kwento, but Jesus called for them and said, let the little come to me and do not stop them. For it is to such as this that the kingdom of God belongs. Truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as little child will never enter it. So kabahagi ng kaharian ng Diyos, kabahagi sa paghahari ng Diyos ang mga maliliit, yung mga baby, yung mga bata, mga 3 years old, mga 5 years old. Huwag natin silang i-etsapwera sa ginagawang pagtitipon. Bigyan natin sila ng part. Tagabasa ng Bible, taga-pray. Alamin din natin kung anong natutunan nila sa ginagawa nating pag-aaral. Kasi, hindi sila ini-echapwera ng Panginoong Jesus. In fact, ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila. The kingdom of God belongs to them. So, igalang din daw natin yung karapatan ng mga maliliit, ng mga bunso, ng mga baby sa loob ng tahanan. Igalang din natin ang kanilang opinion. Kahit na minsan walang sense, igalang natin yon. May mayaambag din sila, may matututunan din tayo sa kanila. Minsan nga, pagka tinanong natin sila, magugulat na lang tayo. Ang gaganda ng mga sinasabi nila tungkol kay God. At yon ay paraan ng Panginoon to teach us. It does not involve the neglect of the most vulnerable in society who are nevertheless harbingers of the very reign of God toward which all of creation is called. So, yun daw binasa natin kanina, sinasabi daw sa atin noon na wag daw nating baliwalain yung mga mahihina, yung mga maliliit.
They are part of the domestic church. Adults, we theologians included, have the moral obligation to look out and care for the vulnerable in our midst, children included. Hayaan lang, minsan kapag kami may prayer meeting, kapag kami gawain, minsan yung mga kids ang gugulo, di ba? Patakno-takbo. Okay lang yun. Ang mahalaga nandun sila. Kasi hindi sila etsapuera sa domestic church. Part din sila ng simbahan sa loob ng tahanan. Kaya huwag tayo magsasawa kahit na minsan ang kulit nila. Part pa rin sila ng church. Eh, ganun talaga. Bata eh. Ano? Instead, tingnan natin kung ano yung pwede nating matutunan sa kanila pag naglalaro sila, during worship service, ano yung pwede nating matutunan? Siguro gusto ng Panginoon na may matutunan tayo while looking at them. Alright. So, practical theologian Adrian Thatcher has insisted the Christ child is the foundation of children's rights. God became a child. So, ang Diyos daw, nagkatawang tao. Actually, hindi lang siya nagkatawang tao. Nagkatawang bata din siya dahil naging bata din si Jesus. At yan daw ang pundasyon doon sa pananaw na ang mga bata may karapatan din. Karapatan nila na sila ay marinig. Karapatan nila na sila ay magsaad ng nararamdaman nila. Karapatan nila na sila ay maging bahagi ng leadership ng ating pamilya. Karapatan nila na matanong patungkol sa pananaw nila sa mga plano natin sa loob ng family. At karapatan din nila na sila ay mabigyan ng bahagi sa loob ng ating domestic church. Lalo na kapag kami mga pagsamba at prayer or Bible devotion. With regard to the life of the church or ecclesial community, how then can we not just make accessible to children our formative liturgies, but also incorporate and involve children in them? So sinasabi ni Amos yung pag-isipan daw natin, paano kaya natin maisasali yung mga bata sa buhay ng domestic church? Paano natin maisasali yung mga bata sa worship gathering? Pwede ba natin silang paawitin? Pwede. Pwede ba natin silang hilingin na mag-pray? Pwede din. So, ibig sabihin, huwag natin silang i-etsapuera. Bigyan din natin sila ng part sa ating domestic church. Okay. And finally, sabi po dito, Yahweh has acted to remove the barriers that segregate temporarily abled people from those with disabilities and alleviate the social stigma attached to disabilities. So sinasabi dito, huwag daw nating ihiwalay din yung mga may kapansanan. Hindi ko na ho kailangan pang ipaliwanag kung sino yung mga taong maituturing natin na may disability or may kapansanan. At kadalasan, hindi natin sila isinasali sa mga pagpaplano, maging sa buhay sa simbahan, buhay sa domestic church, parang sila itag-receive ng service natin. At sinasabi dito na kailangan kilalanin din natin sila na mga tao na may maiaambag para sa atin. Hindi lang tayo ang kailangan mag-minister sa kanila, kailangan sila mag-minister din sa atin. So bigyan din natin sila ng part. Ano man ang kanilang disability, ano man ang kanilang kakayanan, kilalanin po natin yon. Part din sila ng domestic church. The domestic church is a community of equal persons. Lahat pantay-pantay, lahat may maiaambag, lahat mahalaga sa Panginoon, lahat may espiritu ng Diyos. Mula kay tatay, pababa kay bunso, papunta kay lolo, kay lola, papunta kay yaya, papunta sa mga kasambahay, at maging sa mga bahagi ng pamilya natin na sa pananaw ng mundo ay mayroong disability. Maging sila ay bahagi ng simbahan ng Panginoon. Sila ay may maiaambag sa ating domestic church. At mayroon din tayong matututunan sa kanila. Alamin natin, paano kaya sila makakapag-serve?
paano kaya sila makakatulong sa atin? Ano yung pwede nilang ma-share sa gawain? Naniniwala ako, meron. Hindi rin sila etcha puwera. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at naway lalo pong lumago ang inyong mga domestic church. Sa ngalan ni Jesus, Amen.